lahat ng age ay matatarget mo dito. Kung ikaw ay nasa bahay, walang ginagawa, ayan, so kaysa makipag-chismisan ka sa iyong kapitbahay, gawin mo, kapakipakinabang yung oras mo. No, i-chismis mo yung mga negosyo, gaya nito mga pabango na to. No? So habang nakikipag-chismis ka sa iyong mga kapitbahay, gumamit ka ng pabango. So maaamoy ka nila. So mula dyan, no, mula sa iyong pangapitbahay, no, maaamoy ka nila at mapapa-order mo pa sila. So ano pa ba yun? Again, this is May Cory Camacho. At ang video natin ito, no, pag-uusapan natin ano ba ang mga patok na negosyo dahil bare month na, syempre, no, kailangan may mga naiisip tayong mga extra income. So, sa ngayon, nasimulan na natin yung ating perfume, no, yung ating perfume na extra income. So, share ko lang sa inyo sa mga perfume, ano ba ang sa ngayon, no, ano ba yung best seller sa mga tinitinda ko ngayon. So, share ko lang sa inyo guys ang best seller sa ngayon sa aking mga tinitindang mga pabango. So, syempre, number one, itong aking all-time favorite. Yan. So, itong Eclat. Yan. So, ito yung aking naging paborito. Ito rin yung naging susi kung bakit ko pinasok itong ganitong klase ng pagtitinda ng pabango, no? So, dahil nga paborito ko itong Eclat, ito yung lag kong ginagamit. So, ito yung laging naaamoy sa akin, no? Kapag lumalabas ako ng bahay, yan, ito yung pumapasok ako sa trabaho, ayan. So, ito yung naaamay nila sa akin. So, dito nagsimula, no? Kay Eclat nagsimula ang lahat. So, dahil sa kanya, naisipan ko na, ayun, so, why not? Bakit nga ba hindi ako magtinda ng pabango? Dahil mahilig naman akong bumili ng pabango. So, dahil sa kanya, ayan, so, kung makikita nyo, itong malaking basyo na to ay wala nang laman. Ayan, wala nang laman, tapos, nagdagdag ulit ako. Ayan, wala na naman siyang ulit laman. At, ayun, so, eto na yung aking pangatlong basyo. Ayan, so kung makikita nyo, konti na lang yung kanyang laman ulit. So, ayan. Tapos, ano pa ba yung mga sunod na bestseller sa mga pabango? Sumunod na bestseller sa akin ay itong si Hugo Boss. Ayan. So, itong si Hugo Boss, ang bilis lang yung maubos. Kaya, ayan, umorder na ulit tayo ng panibago. Ayan. So, sa lalaki, ang ito yung parang naging, ano sa kanila, naging, ano yung parang naging panghatak ko sa mga lalaki. Ayan. So, kasi pag ginamit ito si Hugo Boss, alam mo yun talagang feel like a boss talaga. So, yung parang, alam mo yun yung amoy niya, yung parang ano talaga, yung parang pag dumaan ka, yung parang ang ano, ang lakas ng amoy niya talaga, yung lalaking-lalaki yung amoy niya. Kaya ito siguro yung naging mabenta sa mga lalaki. So, Hugo Boss. So, yung ating mga tinitindang pabango, no, sila ay 25% oil-based concentration, no, yung kanilang mga fragrance. Ayan. So, tapos ano pa ba? Yung sumunod na mabenta, itong si Clinique Happy for Men. Ayan, sa mga lalaki, mabenta rin ito. Ayan, konti na lang din siya. Tapos, sumunod na mabenta sa babae, itong Happy Heart Clinic. Ayan, malapit na rin siyang maubos, si Happy Heart Clinic. Ayan. Tapos, sumunod itong si DNG Light Blue na pang babae. Ayan, so malapit na rin siyang maubos. So, sa mga perfume or UD perfume, pag sinabi natin UD perfume, pinakamataas na concentration niya is 25% ng beauty perfume. So, yung mga nabanggit ko na scent, sila ay 25% oil-based concentration ng beauty perfume. Sunod naman sa, ito yung ano eh, ano yung mga ages na nasa 30 pataas. Feeling ko ah, yung mga order sa akin ito, yung mga nasa ganong age na eh. Yung mga nasa 25 pataas, mga ganon yung mga umorder sa akin. Tapos yung mga nasa, ano naman, no, yung may mga anak-anak na, no, sa mga mommies, no, na mga umorder sa akin, ang naging paboritong scent naman nila ay itong Baby Fresh. So, ayun, wala na tayong laman, no, bus na yung basyo natin ng Baby Fresh. Kaya, meron ulit tayong panibago. So, ayan. So, kung mapapansin nyo, malapit rin siyang maubos. Ayan. So, itong si Baby Fresh, no, alam mo yung scent niya is yung amoy pulbos, no, yung powder scent. Alam mo yung amoy baby talaga, no, kapag naaamoy mo. So, patok na patok ko sa mga mami, no, ito yung lagi nilang in-order sa akin na ginagawa ang pabango nila sa kanilang mga anak. At kahit nga hindi, ano eh, mga, minsan nga yung mga dalaga umu-order na rin sa akin ito, no. Kasi syempre may kanya-kanyang ano tayo yan. Depende yan sa pang-amoy natin. May kanya-kanyang hilig tayo. Ano ba yung gusto nating maging outcome ng ating sarili, no? Gusto ba nating mag-amoy baby? Syempre, kung gusto mo ng amoy baby, yan, mga kids collection yung ating mga gustong i-spray sa ating katawan, no? Kung gusto mo naman yung medyo, may medyo serious type, no, beauty perfume. Ayan.
Tapos yung mga dalagin din, ayan, yung mga binata, yung mga dalaga. Kadaraniwan yung mga estudyante. So, eto naman, no, dito muna tayo kayo, yung mga, kay Victoria's Secret. Ayan. So, ito inspired din siya, Victoria's Secret, yung Amber Romance. So, ito, unang pakilala ko pa lang kay Amber Romance, grabe, sobrang patok na patok, alam mo yun. Ayan, wala na siyang laman. Tapos, eto yung pangalawa kong basyo. Ayan, so, ang laki na rin yung naging bawas niya. So, itong si Amber Romance, siya naman yung parang, pag sinabi mong Victoria's Secret, yun agad yung hanap nila, si Amber Romance. No, itong si Amber Romance, nasa sweet side, and yet nasa, alam mo yung parang may pagka-floral na may pagka-sweet side. So, yun yung kanyang scent. Ayan. So, itong si Victoria's Secret, no, nasa range naman siya ng Eau de Cologne. So, siya ay nasa Eau de Cologne, no? Nasa cologne, ano siya, nasa cologne category, pero Eau de Cologne. So, Eau de Cologne, bakit natin sinabi Eau de Cologne? Kasi, compare mo sa mga existing sa market na cologne, no? Long-lasting din yung kanyang ibinibigay na bango, no? Na naiiwang bango sa iyong katawan kapag ina-apply mo siya, ina-spray mo siya. So, sa ngayon, ang available ko na inspired collection ni Victoria's Secret. So, number one, itong Amber Romance. Ayan. Tapos, sumunod, itong si Sweet Pea. So, itong si Sweet Pea, medyo nagugustuhan ko na siya, no? So, kumaga parang pang everyday, ginawa ko siyang pabango. Umorder kasi nito yung kasamahan ko. So, parang natuwa ako sa amoy. Sabi ko, ay, ang bango pala. Hindi siya ganun katamis, no? Kahit na ang title niya ay, kahit na ang pangalan niya ay Sweet Pea. So, parang iba, parang refreshing yung dating niya. Parang amoy dalaga. Yun, parang amoy dalaga yung dating niya. Parang ang hinhin ng amoy niya kasi ganun. Tapos, sumunod naman, yung bago, no? Yung bago kong scent na in order. Victoria's Secret ulit. Itong Vanilla Lace. So, kung familiar kayo sa Vanilla Lace, ayan. Itong si Vanilla Lace, nung una, hindi ko to pinapansin, no? Yung mga naghahanap sa akin na Vanilla Lace. Pero parang feeling ko, parang isa, dalawa lang naman kasi nagtatanong sa vanilla, no? Parang pinag-iisipan ko pa, banggigin pa to kaya ito. Pero nung yun nga, nung nag-start na ako na kumuha nito, nung sinalim ko siya sa lalagyan, parang, ay, ambang pala. Inaasahan ko kasi pag vanilla, parang medyo, may matamis, ganun. Kasi parang ang tekniko, no, habang nagbebenta ako ng pabango, syempre, yung mga binibenta kong pabango, sinisiguro ko na ginagamit ko din. Syempre, no, kung binibenta ko ng pabango, kailangan gamitin mo rin para naamoy ng mga customer mo. So, yun yung parang isa sa mga kailangan mong tandaan na kapag nagbebenta ka ng pabango, eh hindi lang benta ng benta. So, siguruhin mo na parang na nagagamit mo rin siya pansarili, no? Parang nagagamit mo na siya pansarili, plus nagkaka-extra income ka pa. So, kasi, no, dito sa pabango, no, sa negosyong pabango, no, dito, as in, wala kang lugi. So, bakit ko sinabi na walang lugi sa mga pagbebenta ng mga pabango? Kung papasukin mo yung ganitong klase ng racket. So, kung papasukin mo yung ganitong klase ng racket, wala kang lugi dito. Bakit ko sinabi na wala kang lugi? Kasi nga, no, ang pabango ay pabango, no? Kumbaga, ano yun eh, hindi mo na kailangan mag-offer ng mag-offer. Amoy lang, alam mo yun, parang gamitin mo lang sa pansarili mo, maaamoy na nila yun, no? Hindi ka na, wala nang masyadong sales talk. Bigay mo lang sa kanila yung sample, tapos ayun na, maaamoy na nila yun. Tapos sila na magde-decide kung order ba sila o hindi. So kaya nga kailangan mahalaga meron kang tester. So wait lang, papataksin yung aking tester. So eto guys, yung aking parang ano, DIY. DIY kit, no? Para sa aking tester. So, ito. So, ito guys. So, ang ginawa ko, bumili lang ako, no, ng mga basyo. Ayan. So, bumili lang ako ng mga basyo. Shhh! Berta! So, bumili lang ako ng mga basyo. Tapos, ayan. Yung 3ml. Ayan. So, ito ay 3ml. Ayan. So, 3ml ito. Tapos, ayan, nilagyan ko lang siya ng label. So, ayan. So, itong label ko, sa totoo lang, no, parang ano eh, parang pang tag price. So, ayan, bumili lang ako ng parang pang tag price na label. So, sinusulatan ko lang siya, sulat kamay. So, dahil nga tayo ay nagsisimula pa lang, no, wala, kumbaga parang, nagsisimula ka pa lang, hindi pa ganun kalaki yung mark, kumbaga, hindi pa ganun kalaki, or wala ka pang sapat na budget, so,
Kaya kailangan maging maparaan ka kung paano mo ipapresent yung iyong product. So yun nga yung aking ginawa, no. Nagsalin lang ako, bumili ako ng 3ml na tester bottle. Tapos nagsalin na ako. Tapos, karaniwan sa mga nagtitinda ngayon sa mga pabango, meron silang tester pouch, ay parang kit, parang pouch, parang ganun. So, tumingin-tingin ako noon, medyo namamahalan ako. So, ang ginawa ko, ayan, meron akong lumang pouch, no. Itong pouch nito, itong clear pouch na to, 20 pesos ko lang yata ito nabili dati. Parang 2 years na ata sa akin itong pouch na to. So, sa mga nagsisimula, no, napasukin yung ganitong racket, no, ng mga pabango. Kung wala ka pang masyadong budget or kung namamahalan ka sa mga materials, no, pwede ka namang gumawa ng sarili mong version, no, ng iyong kit, no, yung tester kit. So ito nga yung aking ginawa, no, naghanap ako ng mga luma akong gamit at ito yung natagpuan ko, mayroon akong clear na pouch. So 20 pesos lang to, compare natin sa mga parang 250 pesos yata yung nakita ko sa Shopee, no, na lagayan ng mga ganitong tester kit. So at 20 pesos lang, meron na tayong lagayan na. So, ito lang yung lagi kong pinapakita sa aking mga kasamaan sa trabaho, sa aking mga kakilala. So, ayan lang siya, guys. O, diba? Dito pala nakatitid ka na yun. So, ayan, guys. Tapos, ano pa ba? Meron din tayong Bath and Body Works, no? So, sa ngayon, isa pa lang yung ating Bath and Body Works, no? Si Cucumber Melon. So, ayan, medyo mabenta rin siya. Malaki-laki na rin ang nabawas sa kanya. So, ayan. So, dahil na ipakita ko na sa inyo yung mga ganitong klase ng pabango, no. So, sa pabango, again, yung sinabi ko before, sa pabango, lahat ng age ay matatarget mo dito. Mula sa bata, yan, hanggang sa mga teens, and hanggang sa mga, alam mo yung pang, ano na, pang may edad na yan. So, yan, target mo talaga lahat dito. Kumbaga, parang walang pinipili yung age, no. So, ayan. So, ano pa ba ang mga patok na negosyo? So, ngayon kasi alam niyo, parang trending eh. So, thank you nga pala again, no? Nagpapasalamat pala ako, no? Kung may time kayo sa mga previous kong mga, ano, yung mga video, no? Sa extra income, no? Start your own perfume, ganun. So, meron akong playlist na ginawa na extra income. Bisitahin nyo na lang, guys, doon, no? Yung mga tips, no? Sa mga pagbibenta ng pabango. So, yung tips ulit natin, no? Sa pagbibenta ng pabango, no? Ikaw ay nasa bahay, walang ginagawa, ayan. So, kaysa makapag-chismisan ka sa iyong kapitbahay, so, gawin mo kapakipakinaba ngayong oras mo. So, i-chismis mo yung mga negosyo, gaya na itong mga pabango na ito. No? So, habang nagkipag-chismis ka sa iyong mga kapitbahay, gumamit ka ng pabango. So, maaamoy ka nila. So, mula dyan, no, mula sa iyong pangangapit bahay, no, maaamoy ka nila at mapapa-order mo pa sila. So, ano pa ba yung mga patok na negosyo ngayong birth month? Dahil birth month na, kailangan may isip tayo ng mga ano, yung mga extra income natin. Para, no? So, ano pa ba yung mga, ano, bukod sa pabango? Paano kung yung mga kakilala mo hindi mahilig magpabango? Paano kung yung mga kakilala mo hindi mahilig magpabango? Ano pa ba yung mga pwede mong gawing racket, no, extra income? So, ito, papakita ko sa inyo, no? Kung ang mga kasama mo eh hindi mahilig magpabango, kung ang hilig nila eh kumain. So, eto, meron din tayo. Ayan. So, kung mahilig kang magluto-luto, no? Kung mahilig kang gumawa ng mga dessert. So, ayan. So, eto talaga, no? Eto ay hindi lang naman to pang, ano, pang Berman. Pero madalas kasi, mas patok ito pag dumarating na yung Berman. So, ito ay papakita ko sa inyo. Ayan. Itong leche flan. Kung mahilig kang mag-leche flan, why not? Gumawa ka ng masarap na leche flan. Yan. Tapos, ipatikim mo sa iyong mga kakilala at yun. Doon na magsisimula ang iyong... Yan. So, kita niyo ba? Alam niyo ba ang sarap nito? So, leche flan. Pwede mo rin itong gawing sideline. So, ano ba yung mga... Itong leche flan, no? Kahit parang wala yata tumatanggi dito, no, sa leche flan. So, alam naman natin, no, na lahat eh mahilig sa matamis. So, lahat ay mahilig sa matamis. So, alam mo yun, kumbaga parang makita pa lang nila, hindi na nila yung tatanggihan. So, nakakatalo na lang sa presyo at sa lasa. So, siguruhin mo lang na yung binibenta mong leche flan, no, eh, alam mo yun, swak sa budget at mas lalong swak sa panlasa. So, ano pa ba, leche flan? Ayan, kung hindi mo alam yung recipe, no, try mong sumubok na, ayan, search mo sa YouTube. Ayan, kung mahilig ka manood ng YouTube, so, search mo sa YouTube kung paano ginagawa, ano yung mga ingredients niya, no, para magiging kapakipakinabang yung oras mo, no. Tapos, ano pa, itong halaya. Ayan,
itong ubi halaya. So, ayun, bawas na. So, itong ubi halaya, alam niyo na. So, pwede niyo rin itong, hindi lang siya pang Bermont eh, no? Parang of all occasion to, no? Pag summer, pwede rin to sa halo-halo. So, ngayong Bermont, magiging papak din to. Tapos, kung nakagawa ka na ng leche flan, kung nakagawa ka na ng ubi halaya, so, gawin mong mas creative. So, paano mas magiging creative? Pagsamahin mo sila. So, ayan, nakikita niyo ba itong ube flan? So, ayan, kung makikita niyo, yan, pinagsama siya. Sa ilalim ay, ayan, so, sa ilalim niya ay ube. Sa ibabaw naman ay leche flan. So, kung nakagawa ka ng masarap na recipe ng leche flan, sunod mong gawin ay halaya. So, kapag patok na yung dalawa na yan, no, di may dalawa ka ng ano, meron ka ng dalawang item na ibebenta. So, para madagdagan pa yung item mo, para madagdagan pa yung extra income, gawan mo ng twist. So, gaya nito, pinagsama niya, no, yung leche flan at yung ube halaya. So, ayan. So, from sa ganyan, no, tatlo na yung iyong magiging item. So, ayan. Patok na patok yan ngayong Bermont, no. So, paano ka makakabenta ng mga ganito? So, syempre, lahat naman tayo may social media account. So, kung nakagawa ka ng masarap na recipe na sa palagay mo, eh, patok sa panlasa ng iyong mga kakilala. So, simulan mo sa iyong mga kakilala. So, simulan mong i-post to sa iyong Facebook, no? Kung, syempre, lahat naman tayo ng Facebook. So, simulan mong i-post sa iyong Facebook account na ikaw ay, yun, nagbebenta ng mga ganitong klase ng produkto. So, ayan. So, ito guys, hindi ko siya ginawa. Ito ay in-order ko lang din sa aking kasamahan. So, syempre, no, kung ikaw ay nagtatrabaho, so, dahil ako ay mahiling magbenta ng magbenta. Siyempre, hindi naman pwedeng ikaw lang yung laging nagbebenta. So, kailangan give and take, no? Meron kang mga kasamahan sa trabaho na gusto rin mag-sideline, no? Gusto rin magkaroon nila ng extra income. So, siyempre, hindi naman pwedeng ikaw lang yung magbebenta ng magbebenta. So, make sure, no, mga kasuki na kung ikaw ay nagbebenta, siguruhin mo na ikaw rin ay bibili. So, give and take lang. Nabebentahan mo sila ng pabango at once na sila naman eh nakaisip na magbenta rin. So, bumili ka rin sa kanila. So, at least, no, kumaga parang natutulungan mo yung mga kasamahan mo na kumita, no, magkaroon din ng extra income. Siyempre, kayo lang naman din na magbebentahan eh, diba? So, kailangan, kumaga yung pakikisama. So, kailangan guys sa negosyo, marunong kang makisama. Kasi, no, mula sa kung mabuti ang iyong pakikisama, no, kumbaga parang hindi pwedeng ikaw lang yung laging kikita. So, kailangan, bigyan mo rin ng chance yung iba, no, yung mga kasamahan mo na makabenta rin naman. So, eto guys, ayan. So, dahil mahilig tayo sa matamis, ayan, eto yung in-order ko. So, ayan. So, syempre, ayan. So, hindi naman pwedeng isang upuan lang, nauubusin natin ito. So, ito ay pang ano lang naman, no, pang himagas. Pero mahilig talaga kami sa mga matatamis. So, ayan. Tapos, ano pa ba? Yan yung mga uso guys na yung mga patok ngayong Bermont, no? Pabango, leche flan, ubi halaya, tapos lagyan mo ng tulis, no? Ubi halaya kung leche flan. Tapos ito pa, isa pang ipapakita ko sa inyo guys. Ikaw ba eh mahilig sa mga Korean-Korean, no? Yung mga Korean product, no? Itong kimchi. So ayan, isa rin ito sa aking paborito, kimchi. Mahilig ako sa mga maaanghang. So kaya nung nalaman ko na nagbebenta nito yung isa kong kasamahan sa trabaho. Ayun, so ako na yung naging suki niya, no. Ako na yung naging suki sa pagbili nito ng kimchi. So parang ano yata, parang weekly yata, no? Every Saturday yung order ako ng kimchi sa kanya. Kasi talaga naman, no, naging paborito ko yung kimchi nito. So yeah, papakita ko sa inyo, no. Kung ikaw eh mahilig sa kimchi, no, na gaya ko. So, pwede mo rin naman na gawing negosyo itong kimchi. Pero dahil wala na tayong oras, no? So, nag-focus na lang muna tayo sa mga pabango. So, meron na tayong pabango. So, sa mga nanonood, no? Kung mahilig kang kumain ng kimchi, why not? Search mo lang po sa YouTube kung paano ginagawa yung kimchi, no? Sa pagkakaalam ko, may mga nabibili na mga, ano, parang instant powder, no? Na pang, ano nito, pang palasa, no? So, papakita ko sa inyo itong kimchi. Ayan. Alam nyo ba na, ayan. Ang sarap nito eh. Kaya talagang suking-suki ako nito. Lagi akong bumibili itong kimchi na to. So, ayan. So, eto, papakita ko sa inyo yung kimchi. Ayan. So, itsura pa lang, nakakatakam na, di ba? So, kung mahilig ka sa mga maanghang, no? Search mo. Medyo may ano lang, no? Medyo may amoy lang siya ng konti. Pero kasi natural na amoy ng kimchi yun.
So, yun talaga yung amoy ng kimchi, no? May kakaiba siyang amoy. So, yung mga hindi mahihilig sa kimchi, malamang hindi nila magustuhan yung amoy. Pero, para sa akin, no? Parang humaling ako sa amoy nito dahil ngayon, favorite ko talaga itong kimchi. So, ayan guys, no? Ano pa ba? So, ano pa ba yung mga pwede nyong gawing negosyo ngayong Burman? So, ayan, pwede kang, kung mahilig ka mag-bake. So, kung mahilig ka mag-bake, pwede kang gumawa ng mga, alam mo yun, yung mga brownies, yung brownies, patok din yan ngayong Burman. So, yung mga pinakita ko sa inyo, no? Ang kagandahan nito sa yung pagsa-sideline. So, suma-sideline ka, gumagawa ka ng sarili mong, katulad dito, anong pabango. Alam niyo ba na parang hindi siya double purpose eh. Tatlo ang magiging purpose nito para sa akin, no? So, una, extra income, no? Yung pagbebenta natin ng mga pabango. So, extra income ito sa akin, number one. Pangalawa, ano pang benefits nito? So, araw-araw namin ginagamit, no? Kami ng asawa ko at ng mga anak ko. At ano yung pangatlo na pwedeng ibigay na benefits sa inyo nitong mga pabango? So, pangatlo, syempre, Burman, no? Pagdating ng December, pwede mo rin siyang gamitin as pangregalo sa iyong mga kasamahan, no? Sa iyong mga tinatangi, no? Ng mga kaibigan, ayan. So, alam naman natin pagka-December, no? Usi yung mga palitan ng regalo. So, mula doon, alam mo naman na, pabango, pabango, pabango is pabango, still pabango. So, matutuwa ang mga kasama mo kung makakatanggap sila ng regalo na pabango. So, ayan lang guys. So, kung napanood mo ang video nito, guys, huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa, no? So, kung gusto mo ng extra income, kung gusto mo nung lagi kumahili ka sa pagkain, no? Nagbebenta ka na, kumakain ka pa, nagpapabango ka na, bumango ka na, no? Kumita ka pa. Tapos, may instant regalo ka pa pagdating ng December sa iyong mga kakilala, no? Sa iyong kapamilya, katrabaho, kaibigan. So, ayan. So, alam mo yan, parang andaming gamit, no? Kapag ikaw ay nag-extra income, parang andaming magiging gamit mo. So, again, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkili sa aking channel. So, sa mga, kung bago ka sa aking channel, guys, free lang naman, no? Yung pag-subscribe sa ating channel. So, subscribe mo na, guys, yung ating channel, no? Click mo lang yung red button dyan sa baba, yung subscribe. Tapos, click mo na rin, guys, yung notification bell, no? Sa mga kasuki ko dyan, no? Thank you again, no? Sa inyong pagsuporta. At natutuwa ako kasi, no? Nakikita ko na, alam mo yung parang pataas ng pataas yung views ng ating perfume, no? Yung ating perfume na mga videos. Kaya nga, ginawan ko na siya ng sariling playlist, no? Kung may time kayo, guys, no? Check niyo yung playlist ko. Meron ako doon extra income, no? So, more on sa mga pabango. At, para updated kayo, no, sa aking mga ginagawang videos. At dahil ngayon ay nagsisimula na ako na magpapayat. So, sana nga ito na. No? Sana tuloy-tuloy na yung aking ginagawang pagpapayat. So, napakita ko lang sa inyo na yung aking sinip ko lang ito. So, ito, meron akong ginawang kasi tuwing Linggo, no, mahilig talaga kami bumili ng buko juice. So, ayan, sinigit ko si chia seeds, ayan, sa aking buko juice, ayan. So, sa mga nanay na gustong magpapayat, sa mga dalaga lalo na gustong magbawas ng timbang. So, ayan. So, ang laki ng impact nito, guys, yung chia seeds. Try nyo lang, try nyo. So, sa akin, sa 1 week na paggamit ko, nakita nyo naman sa video ko, no, lalagay ko na sa description box. As in, higit 1 kilo yung nabawas sa timbang ko. Tapos, ngayon, ika-second week ko na, no. So, i-re-reveal ko pa ba? So, basta, iyaano ko na lang. So, may kita nyo na lang na yung tuloy-tuloy na yung ating ginagawang pagbubawas ng timbang. So, ayan siya guys, no. Sana, yun, ito na ang sagot, no, sa ating, kasi, alam mo yun, parang maliliit na bulo lang siya. Ano ba yung nagagawa nito? Bakit ba nababawasan yung timbang ko? No, iniinom ko lang naman siya. Hinahalo ko siya sa aking mga inumin, no. Pwedeng chia water lang. Chia seeds plus water. So, chia water. Kung may budget ka naman, no, dagdagan mo ng lemon and honey para medyo magkalasa naman. Tapos, kung mahilig ka naman sa buko juice, ilagay mo rin ko sa yung buko juice. So, ano ba yung naging effect nito sa akin? Bakit ako nabawasan yung timbang? So, unang-unang naging effect nito sa akin, no, sa 2 kutsara, no, sa 2 kutsara ng chia seeds na hinahalo ko sa aking inumin. So, 2 kutsara sa 1 araw, ang naging effect niya sa akin is pinalalambot niya yung aking dumi. So, ayan. So, dahil pinalalambot niya yung aking dumi,
alam niyo, as in, naging regular na yung aking bowel movement, no? So, araw-araw na aking dumudumi. Kasi, alam mo yun, kapag nagkakaedad ka na, alam niyo yan, no? Sa mga 30 plus na, no? Parang naiiba na yung, naiiba na yung timpla ng tiyan mo, no? Parang humihina na yung panunaw natin. Kaya parang ang laki ng impact nitong chia seeds, no? So, medyo pinag-iisipan ko pa nga, no? Medyo, ting! May umano sa aking isipan na, no? Na, nakahanap na ako ng supplier nito na mura lang. So, why not? Sa mga susunod na araw, guys, again, kung meron akong tingi-tinging papango, sa mga susunod na video ko, no, magkakaroon na rin ako ng tingi-tinging chia seeds. Oh, tama, guys. So, magkakaroon din ako ng tingi-tinging chia seeds, no. Bibili ako ng mga per kilo. Tapos, yun, dahil nga naging effective sa akin, no, pwede rin maging effective sa inyo sa mga gustong kumayat, no. So, sa mga susunod na video, asahan nyo na magbibenta na rin ako ng chia seeds. So, ayun lang guys. So, sa video ito, pinakita ko lang sa inyo, no, na kung ano yung mga hilig mo, kung ano yung mga ginagamit mo sa iyong katawan, kung ano yung kinakain mo. So, mula dyan, pwede mo itong pagkakitaan. So, ayun lang guys. Again, thank you again sa patuloy na pag-subscribe at pananood sa aking channel. Sana nabigyan ko kayo ng idea kung paano kayo magkakaroon ng extra income, kung paano kayo magkakaroon ng dagdag na racket. So, ayun. So, ayun lang guys. Oh guys, meron akong pahabol. So, sana, malapit niyo nang mapanood sa aking mga susunod na video. So, meron akong susunod na ipapakita sa inyo, another extra income, at related ito sa ating pagbibenta ng pabango. So, kung ako ay nagtitingi-tingi ng pabango, no, dahil meron pa akong extra time para sa aking extra income, sa susunod na video, guys, papakita ko naman sa inyo yung another set ng perfume, no? Kung familiar kayo sa Shishan perfume. So, ayan sa screen kung nakikita nyo, no? Shishan perfume. Another beauty perfume, no? Another signature scent collection, no? 25% oil concentration din siya, no? So, hintayin nyo guys, no? Sa mga susunod na video, kapag dumating na yung ating PR package mula kay Shishan, no? So, papakita ko naman sa inyo yung another level ng pagtitinda ng pabango, no? So, ayun lang guys. Again, so search nyo lang ano bang meron sa Shishan perfume. So, sa mga susunod na video, abangan nyo. Itatakal natin about kay Shishan perfume. So, ayun lang guys. So, bye!